Ang gaan-gaan na pakiramdam ni Melissa nang umuwi ng bahay. Wala nang problema. Bukas ay ipapahatid ni Alden ang pera sa kanyang opisina. Bukas naman ng hapon, darating ang representative ng regional manager mula sa Ralph Lauren Creations. Naibook na rin niya ng suite sa isang hotel ang kanyang darating na panauhin galing ng Hong Kong. Bukas na sila magpipirmahan. Kanina, habang nagla-lunch sila ni Alden, ikinuwento niya rito ang lahat-lahat tungkol sa Ralph Lauren Boutique. Matama namang nakikinig ang lalaki. Hipokrita siya kapag sinabi niyang hindi siya nag-enjoy sa company nito. He behaved well. Tinrato siya nitong isang business partner na gustong-gusto naman niya. Kotse ng binata ang kanilang ginamit. At napansin niyang hindi ito abusado sa manibela. Maingat ito kung magmaneho. Nakaka-impress. She then felt like a princess, being guarded by her prince. Nakatulog siya ng matiwasay ng gabing iyon. Wala nang iniisip na ano paman. Talagang bumawi siya ng husto dahil nang nagdaang gabi ay hindi naman siya nakatulog sa kakaisip. Dumating na ang first bulk ng mga creations ni Ralph Lauren. Pagkaraan lang ng isang araw ay naging abala na si Melissa at ang mga tauhan niya sa pag-aayos ng mga iyon sa boutique. Sa makalawa ang grand opening ng first boutique ng mga creations ni Ralph. Naipamudmud na niya ang mga invitations. Lahat ng mga kaibigan ay kanyang inimbitahan. Maging ang mga magulang ni Alden ay inimbitahan din ng dalaga. Sayang at wala ang kanyang mga magulang para bigyan siya ng moral support. Sa kabila ng pagiging abala, sinagot niya ang kanyang cellphone ng magring iyon at si Alden ang nasa kabilang linya. Melissa, may good news ako, kaagad na bungad nito. Ano iyon? Tanong naman ng dalaga. Hindi na pupunta sa opening ng kanilang negosyo ang binata. Ipinaaalam na nito iyon sa kanya. Kung siya rin naman ang masusunod, ay ayaw niyang dumalo ito. Melissa, nagkausap na kami ni Anthony. Napapayag ko siyang mag-model ng mga panlalaking creations ni Ralph Lauren. Free of charge. Kakasapin daw niya ang kanyang mga kaibigang modelo na samahan siyang mag-rampa. Bale, apat daw sila, dalawang babae at dalawang lalaki. Sorry, pero napilitan akong ipagtapat sa kanya na tayong dalawa ang may-ari. Iyon lang kasi ang alam kong paraan para pumayag ang aking kapatid. Pero wala kang dapat ipaglala. Hindi niya ipagsasabi iyon. Pinagsabihan ko na siya. Kailan daw siya pupunta rito? Hindi ko alam, pero hinihintay ko nga ang tawag niya. Kung hindi ngayon, siguradong bukas. Ang alalahanin mo na lang ay ang beautician at mag-aasikaso sa kanilang pagbibihis. Ako na ang bahala ron, Alden. Pero hindi siya papayag na free of charge ang mga modelo. Ewan ba niya kung bakit nakalimutan niyang kumuha ng modelo para sa opening? Mabuti na lang at naisip iyon ni Alden. Pwede ba akong pumunta riyan later this afternoon? Gusto kong makita ang mga creations ni Ralph Lauren. Magaganda raw ang mga pantalo niya. Siglit namang tila napipi ang dalaga. Hinihingi nito ang permiso niya. Sige, nandito naman kami buong araw. Marami kasi kaming inaayos. Maya-maya ay wika ng dalaga. Hindi nag-iisa si Alden ang pumunta ito kinahapunan. May kasama itong lalaki. Lalaking, hindi pa huhuli kay Alden kung ganda ng mukha at katawan ng pag-uusapan. Magkasintaas lang ang dalawa, pero boyish looking naman ang sikat na modelong si Anthony Zaragoza. May young brother, Anthony. Pagpapakilala ni Alden sa kapatid nito kay Melissa. Si Melissa de Dios, ang partner ko rito. Ang talagang may utak ng lahat ng ito. Biglang napapitik sa hangin si Anthony na parang biglang may naalala. Oh, now I truly remember. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung pinakilala ni Mami sa amin during the wedding of our big brother, right? Yun nga lang, hindi kayo nagkita ni Kuya. At napangiti ang dalaga. Naalala niya kung paano siya inireto ng mga kapatid nito kay Alden. Nagkamay sila muli ng modelo. At tulad na nakatatandang kapatid nito, marami na sigurong babaeng napaiyak ito.
Tapos na pala kayo mag-ayos ah. Wika ni Alden habang tinitingnan ang paligid. Titig na titig naman sa magkapatid ang naroong mga sales lady. Nasa mga mata ng mga ito ang paghanga. Kinawaya naman ni Alden ang lalaking naroon at nang lumapit ay binigyan ng pera. Bumili ka ng mga memoryanda natin. Galante rin pala ang kasosyo niya sa isip-isip ng dalaga. Bukas ng umaga ay magsusukat kami ng mga imomodel naming damit. Wika ni Anthony. Pumayag na ang mga kaibigan kong modelo. Tumango-tango naman siya. Just call me Melissa. But tell me, paano kayo nagkakilala nitong big brother ko? At bakit naisipan mo naman kunin siyang kasosyo? Nagtataka ang usisa nito. You're trending on dangerous grounds, little brother. Nakangiting wika ni Alden. Ngunit, nabanaaga niya ng babala ng mga mata nito. Huwag ka na kasing mag-usisa. Sabihin na lang nating, pinagkukrus talaga ang mga landas ng mga negosyante. Nagkibit balikat naman si Anthony. Hindi na ito namilit na malaman ang tunay na kasagutan ng mga tanong nito. Sa halip ay tiningnan na lang ang mga nakadisplay na damit. Inabala naman ni Alden ang sarili sa pagtingin sa mga pantalon. Minasdan lamang ni Melissa ang dalawang most sought after bachelors of the land. Malaki ang stall na iyon, pero dahil sa presensya ng dalawang gwapong magkapatid, ay tila sumikip. Habang nakatingin, ay hindi maiwasang pagkumparahin ni Melissa ang dalawa. May pagkakalog si Anthony, habang si Alden ay may pagkaseryoso. Bagamat, palagi namang nakangiti ito. Magkaibang magkaiba ang magkapatid. Pwede na ba akong bumili? Hawak ni Alden ang dalawang maong na pantalon. Isusukat ko lang at pumasok na ito sa fitting room. Buena mano kami ha, ani Anthony. May napili itong apat na polo na puros puti. Pagkatapos ay pumili ito ng slacks at inukupan nito ang kabilang fitting room. Kinaumagahan, mag-aalas 8:30 na nang dumating ang mga modelo sa pangunguna ni Anthony. Nakahanda na ang mga damit na ipapasuot ni Melissa sa mga rarampa. Apat na bihisan lamang iyon. Pagkaraan lang ng isang oras, stand out si Anthony. Kakaiba ang karisma nito sa lahat. Malakas ang apil. Ngiti pa lang nito ay siguradong magpapaluhod na sa mga babae. Nagulat siya na dumating si Alden bandang alas 11 ng umaga. Lalong nanlaki ang mga mata niya na patakbong sinulubong ito ni Mary Ann Hernandez, isa sa mga modelo. She threw herself at him and kissed him. She should have known na isa sa mga laruan ni Alden ang modelong si Mary Ann Hernandez. Hindi lamang siya ang nagulat sa inasalang babae, kundi ang mga tauhan niyang naroon. Patay-mali siya naman si Anthony at ang dalawa pang modelo. Lihim siyang nainis kay Mary Ann at galit naman siya kay Alden. Bakit kailangan doon pa magtagpo ang dalawa? Hindi na nahiya ang mga walang hiya. Ang lalo pang ikinaalboroto niya, tumagal ng kung ilang minuto ang paghahalikan ng dalawa na para bang hindi sila nag-i-exist. Good morning, Melissa. Habol pa ni Alden ang hininga nito nang batiin siya. Handang-handa na ba ang lahat para bukas? Wala na bang kakailanganin? Wala na. Matigas naman tugon niya na nasa tinig ang pagkainis. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Parang batid nito kung bakit siya nagagalit. May catering na ba, Melissa? Sinabi ng maayos na ang lahat eh. Hindi na niya napigilang sumigaw. Nagpupuyo sa galit ang kalooban ng dalaga. Nagulat naman ang mga naroon sa pagtaas ng kanyang boses. Lahat ng mga mata ay natuon sa kanila. Pagod lang yan, wika ni Alden. Don't worry, everything would turn out right tomorrow. You'll see. Unti-unting gumuguhit ang ngiti sa mga labi nito. Narealize niya ang eksenang nagawa. Sorry guys, pagod lang talaga ako eh. Pasensya na kayo ha. Huminga ng malalim ang dalaga at pinanatag ang sarili. Ganyang maayos na ang lahat, ay pwede na siguro tayo umuwi. We have an early start tomorrow, wika niya. Paano ang catering service, ma'am?
Tanong naman ang kaherang si Tanya. Mamayang alas dos darating ang waiter para mag-ayos ng mga mesa. Don't worry about it. Nakaligtaan man niya ang bagay na iyon, nagiging makalimutin na yata siya. Nataranta tuloy siya. Paano? Naroon pa ang mga modelo at si Alden. Ako na ang bahala, Tanya. Tila nag-i-enjoy naman si Alden na nakikita nitong pagkataranta na siya. Ngiting-ngiti ito habang pinagmamasdan siya. Nakapulupot naman ang braso ni Mary Ann sa balikat ng binata. Okay, Melissa. We'll be here at 8 o'clock tomorrow. Wika ni Mary Ann. Pero ang mga mata nito ay nakatuon kay Alden. Just stay calm. Huwag kang kabahan. Sabay ngiti nito. Marahan siyang tumango at pagkatapos siya nagpaalam na sa mga ito. Ang kanyang mga mata ay parang punyal na nakatarak sa likod ni Mary Ann na nakaangkla sa braso ni Alden habang paalis ang mga ito. Nang wala na ang mga ito ay binalingan niya ang mga tauhan. Wala na tayong gagawin, maayos na ang lahat maliban sa pag-aayos ng catering service. Kakailanganin ko ang tulong ninyo mamaya. Pwede bang bumalik kayo mamayang alas dos? Parang iisang ulong nagsitanguan ang mga naroon. Pagkaran lang ng ilang sandali, ay lula na siya ng kanyang kotse pabalik sa kanyang opisina. Kahit nagmamaneho ang dalaga, ay naroon pa rin ang kanyang inis kina Mary Ann at Alden. Pero bakit ba siya nagagalit sa dalawa? Ano ang karapatan niyang magalit sa mga ito, gayong wala namang masamang ginagawa ang mga ito sa kanya? Oh my God, nagsiselos na ba ako? Bakit ba nagpapa-apekto ako? Sino ba si Alden sa buhay ko? Wala siyang karapatang magselos o magalit sa binata at kay Mary Ann. Alam niyang magkasama ngayon ang dalawa. Pero pagkatapos mag-lunch, saan tutuloy sina Mary Ann at Alden? Muli na namang nanikip ang kanyang dibdib sa isiping iyon. Heaven above, pero talaga nagsiselos siya. And she could not help feeling it. Pagdating ng kanyang mga magulang, hihiram siya ng pera. Bibili niya ang share ni Alden at babayaran niya ang perang nilaw niya. Nang sa ganun, ay matahimik na ang isipan niya. Hindi na sila muli magkikita pa. Yun na lang ang tanging paraan para manumbalik sa normal ang buhay ng dalaga. Kinabukasan ay dumating si Marites Zaragoza, pero hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang dalawang anak maliban kay Anthony na inaayusan ng makeup artist. True to his word, hindi dumalo si Alden. Pero sapat na ang presensya ng apat na binata para dumugin ang mga tao ng opening ng Ralph Lauren's boutique. Si Mrs. Zaragoza ang nag-cut ng ribbon na tinulungan ng tatlong binatang anak. Habang binabasbasa ng pare ang boutique, ay napilitang isara ng guard ang pinto dahil puno na ng tao ang loob. Nagkaroon ng mini fashion show, pero lihim na nagsisisi si Melissa sa hindi pagsipot ni Alden. Hindi niya kasi inobligang dumalo ang lalaki sa opening nila. Ang gaganda ng designs ni Ralph Lauren. Wika ni Mrs. Zaragoza nang mapagsolo sila sa isang bahagi ng boutique. Tingnan mo, ang daming tao. Halos inibita mong lahat ang nasa alta sa syudad. Sa bagay, mga prospective clients mo sila. Tumango naman ang dalaga. Niyaya ko nga si Alden na pumunta rito, pero marami raw siyang ginagawa sa office. Sayang at hindi pa kayo nagkakakilala. Wika ng matanda. Saglit siyang natigilan. So, hindi alam ng Gina na kasosyo niya roon si Alden? Successful ang opening ng kanyang boutique. Bago sila magsara ng gabing iyon, malaki ang kanilang benta. Hindi niya inaasahan ng ganong kalaking benta. Sa bagay, bawat taong pumasok, majority sa mga iyon ay bumili. Ilan lamang ang lumabas na walang dalang design. Nagulat si Melissa na makarating siya sa kanila at makitang may bisitang naghihintay sa kanya. Kaagad na tumayo si Alden na makita siya nito. Ngumiti ito sa kanya na nagpalambot ng kanyang mga tuhod. You look haggard, Melissa. Hindi naman siya tumugon. Naupo siya paharap sa kinauupuan nito. Bigla namang tumayo ang binata at tumayo sa likuran ng sofa na kinauupuan ng dalaga. Napaigtad na lang siya ng maramdaman ng mga kamay nito sa kanyang balikat. Sinimulan siya nitong imasahe roon.
Just don't move. Malambing na wika ng binata. Then she started feeling great. At saka lamang niya na-realize na nakikipaghalikan na siya sa binata. What are you doing? Bigla siyang napatayo at pati niyang tila nagliliyab ang kanyang mga mata. But the truth was, napakabango ng binata. You're seducing me, Alden. Nagkibit-balikat naman ito. I knew it the moment we met that we were going to mess up each other's life, Melissa. At hindi ko mapigilan ito. Well, init lang ng katawan yan. Tugon naman niya. Hindi masyado nagpakita ng pagkataranta ang dalaga nang sabihin niya ito. Ipaligo mo, masyado kang tensyonado, Alden. Listen, Melissa, ang tanging paraan lang para mawala ang tensyon ko ay pagsaluhan natin sa kama mo. Naniga sa mga kalamnan ng dalaga nang marinig ang suhestyon ng binata. Gusto niyang mainsulto pero hindi niya hinayaang bumalot iyon sa kanyang pagkatao. Ikaw lang ang may problema, Alden, hindi ako, wika niya. Bakit hindi ka pa nakontento sa init ng kandungan ng iyong mga lovers? Lalong-lalo na sa kandungan ni Mary Ann at naghanap ka pa ng ibang pagpaparausan. Don't tell me na hindi mo pinangarap na makasama ako sa iyong kama, Melissa. Dahil hindi ako naniniwala. Bukong-buko ka na. Pero nagpapakipot ka pa. Ibahin mo ako sa iyong mga babae, Alden. Huwag mo akong ihanay sa kanila. Kung sa tingin mo ay madadala mo ako sa kahit sang kama, nagkakamali ka. Magkakamatayan muna tayo bago ka tuluyang maka-score sa akin. Hinahamon mo ba ako, Melissa? Hindi. Pero sinasabi ko lamang ang totoo. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na ang kakabuntot sa akin. Huwag ka mag-alala. Oras na dumating si na mami at daddy, bibilhin ko ang share mo. Puputulin ko na ng tuluyan ang big kiss na nag-uugnay sa ating dalawa. Well, hinding-hindi mo ako mabibili, Melissa. Ano kaya kung ako ang bumili sa share mo? To tell you frankly, hinding-hindi ko ibebenta sa'yo ang share ko. Kung ganun, maganda yon. Dahil hindi kita tatantanan hanggat hindi ka tuluyang bumibigay sa akin. Tandaan mo, Melissa, lahat ng ginusto ko'y nakukuha ko. Walang imposible sa akin. Huwag mo nga akong takutin. Wow, yan ang gusto ko sa isang babae. Matapang, lumalaban, at ngumiti ito. Now, gutom na ako. Gusto ko makasabay ka sa pagkain. Wala kang karapatang mag-demand na dito ka kakain, Mr. Zaragoza. You're a stranger in this house at pwede ka nang umalis. And besides, matagal nang ubos ang beefsteak at grilled bangus. You can leave now and good night. Nagkibit-balikat naman ng binata. For your information, nagpaluto na ako sa iyong katulong ng beefsteak habang hinihintay ko ang iyong pagdating. Kaya wala ka ng rason na ipagtabawian mo ako hanggang di pa ako nakakakain. Who do you think you are? Para makapag-presume na welcome ka rito sa pamamahay namin? You're a trespasser. You have no right para utusan ang mga kasambahay ko rito. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero hindi ako aalis hanggang di pa ako nakakakain. Mukhang matigas ang desisyon na iyon ni Alden. Hindi ito nagpakita ng pagkatakot sa kanya o sa mga karapatang pantao na nilalabag nito. Kung ganon, kumain ka hanggang sa mabulunan ka. Pagkasabi niyo, iniwan na nito ang sala. Pero pagdating sa huling baitang ng hagdan ay bumalik ulit ang dalaga. Pagkatapos mong kumain, umalis ka na agad ha. Dapat kang mahiya dahil pinagtatabuyan ka na. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Itong mukha ko na hinahangaan mo, nakangiting wika ng binata. Mabuti pa ay matulog ka na. Naglalabasa na yung wrinkles sa mukha mo. Bastos! Nagmamadali nang pumasok ang dalaga sa kanyang silid. Nagkulong siya sa kanyang silid na wala na tuloy ang gutom na kanina nararamdaman niya. Ang walang modong si Alden ang sumira ng gabi niya. Pinanindigan niya ang desisyon. Hindi siya lumabas ang silid para sabayan ito sa pagkain. At hanggang nakatulog ang dalaga ay hindi na nalamnan man lang ang kanyang sikmura. Sa mga binitawang salita ng binata, magawa rin nga kaya niyang makuha ang dalaga? Sabay-sabay nating alamin
sa part 5 ng ating kwento. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga friends natin na sina Dapril M, Rodeline Mercado, Lola Vicky from New York, Elena May Grisola, Hamina Bulao from UAE, Luisita Cantos de la Cruz from Riyadh, kay Lydia Bacos from London, at kay Jenny Joy Ruiz from Taiwan. Maraming salamat po!